Alam naman natin lahat, mas malaki ang kinikita sa paggawa ng pelikula kumpara sa stage play. So, bakit ito ginawa ni Papa P? I felt na parang hindi to para sa akin yung 8 to 5 or 9 to 5, the office job. Yung 8 to 5 mo na oras sa trabaho, ano yun? Sa hospital. Graveyard pa yun. So I work 10 to 6, 10 p.m. to 6 a.m. on weekends. And then weekdays, natrabaho ko as a security guard. So ano to? Wala ka ng panahon sa pag-ibig? Ano yun? Not necessarily nagkaroon ka ng trauma. Hindi naman siya trauma eh. It's just that... O, dinalaw namin ang Papa P ng bayan sa GSIS Theater. I'm sure nababalitaan nyo na rin yung kaniyang musical play. Ang Papa P ng bayan, Piolo Pascual. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Uy, salamat sa pagpapapasok mo sa amin dito, oo, Papa P. Ikaw yan eh. O, tayo pa ba? Kumpare ko po. Yes. Siyempre, Papa P, naninibago ko. Kasi yung iba, mas gagawa sila ng pelikula kesa sa stage play or musical play. Mm-hmm. Diba? Dahil alam naman natin lahat, mas malaki ang kinikita sa paggawa ng pelikula kumpara sa stage play. So, bakit ito ginawa ni Papa P? First of all, it wasn't a factor. When I accepted it, I didn't even think of how much I was gonna get. It was more of yung oras, yung commitment, and everything that came with it. Pero hindi ko na iniisip yung bayad because mas malaki yung kailangan mong trabahuhin for the show since it's my first time to do a musical. So, parang sa akin, I just wanted to do something different, something that would get me out of my comfort zone, something out of the box for me because I've been doing a lot of movies, TV. So, it's always been there. You know, parang, you know, growing up in college, ito talaga yung entry point ko eh, sa acting, teatro. So, I was just waiting for the right time for it to happen. And then, during the pandemic, I said, I guess it's about time that I go back to theater and do a musical because I've always wanted to do one. I guess it was the perfect time. Everything just fell into place. It's the right project, right schedule. And yeah, just fell into place. Hindi ko na iniisip yung kikita. Oo, naalala ko bigla yung back in UST. Mm-hmm, yeah. Oo, sa That's Theater where I started. Tumasino. Theater Tumasino. Ah. Kaya ako nakapasok ng EBS because of my theater friends sa UST. So, Jan Lapus, Derek Quinn, Roxy, everyone. So na-miss mo? Ever since gusto ko talagang bumalik sa teatro, I just couldn't find the time for it because I was always busy with my other commitments. So when this came about, I was like, okay, let's make it happen. And I think more than 6 months pa bago namin ma-plot yung talagang date for it. But so it was, we had lead time. Kaya swak talaga siya. Pero alam mong hindi ito yung tipo ng negosyo na talagang kikita ka. Hindi ko siya pinasok para sa negosyo. I'm doing it, I guess, for the love for the soul? For the arts. And para ibang medium naman, it's still acting, but it's stage. And to also kind of boost the theater community because we have so many talented singers here. And now that it's thriving again, now that it's picking up after the pandemic, it's nice to do something na, you know, coming from mainstream and you do theater. Para mas mabuhayan tayo, di ba? Magkaroon tayo ng pagkakataon to showcase our talents. Not just my talent, but also the skilled talents we have in the Philippines para hindi nila kailangan umalis. So, kumakain din ito ng oras? Alam naman natin. Oh, definitely. Ito yung proyekto na talaga masasabi kong last time akong nagkaroon ng sleepless nights was when I was doing Dekada 70. I was so intimidated by everything around me. Si Mami V, Tito Boat, Derek Chito, and the whole project in itself, even the novel. So, when this happened, I was filming left and right, dire-diretso yung film ko, tapos nag-Flower of Evil pa kami ni Lavi. So, wala akong time to think about this. But when finally I was done with the last film I did, yung The Ride with Kyle, finally binungsan ko yung script and nakita ko it's 98% sung. So, sabi ko, ba't ito napasok ko? So, doon ako nagsimulang ma-stress, doon ako magsimulang ma-anxious. So, hindi ako nakakatulog. Until such a point na we started rehearsing and then I realized the kind of commitment that needed for me to just be comfortable being in it because it's not my comfort zone. So, sabi ko, ang sarap din kasi nung practice and sarap nung iba naman yung medium mo. So, I'm enjoying it. Yung una na talagang kinakabahan ako every time a rehearsal, now I'm always looking forward to it. And syempre, masisipangs ka na kasi we're only running for 2 weeks. We're only doing 10 shows. But it definitely made me realize the importance of what I'm doing and the love for and your passion for acting. And it's my favorite book, No Limit Ang Ere. So that's one of the reasons why I couldn't say no to it.
At syempre, yung disiplina na naituturo nito. Sobra. I mean, talagang I had to block off a lot of dates starting May. Hindi na ako tumanggap ng ibang labada kasi nga sabi ko, kailangan matulog ka na maaga, gising ka na maaga, hindi ka pwedeng gumimik, hindi ka pwedeng magpuyat, hindi mo pwedeng gamitin yung boses mo for anything else. Nadisiplina talaga ako. Pero sarap. Grabe kasi yung disiplina rito. So, since disiplina yung pinag-uusapan natin, mm-hmm. Papa P, parang mabibilang mo lang yung actors na may disiplina. Isa ka doon sa mangilan-ngilan. Kasi, syempre, para kang from rugs to riches. Eh. Panahon na walang-wala ka. Mm-hmm. And then, yes. Ngayon, parang si Papa P, parang ang sobrang successful dahil may mga negosyo ka. Masipag lang tayo. Oo. Bakit ganun si Papa P? I've learned to appreciate the blessings that God, you know, brings my way. And when I was in the States, sabi ko gusto ko talaga magtrabaho. And I felt na parang hindi to para sa akin yung 8 to 5 or 9 to 5, the office job. So when I came back in 98, I said, tatrabawin ko talaga to. And syempre, kalakip nun, oras, commitment, hard work, and yung passion mo sa gagawin mo. So sabi ko, I ended up doing what I love doing and earning from it. So, na-enjoy ko na yung ginagawa ko, kumikita pa ako. So, hindi ko na pinakawalan yung chance to grow in this business. And yun nga, it's been almost 30 years and, you know, we're still around. So, I'm just grateful because sino ba naman tayo para humindi sa blessing ng Panginoon, di ba? Mm-hmm. And mahal ko yung ginagawa ko, eh, mahal ko yung trabaho ko. Eh. So, especially during the pandemic, that's when I realized na parang when I wanted to retire before I turned 40, I'm 46 now, took me about probably 3 years to get into terms with the fact na hindi ka pa pang retirement, hindi pa yan ang gusto ng Diyos sa'yo. So, kamutulo ka, okay, sabi ko, okay po, di abide. Hanggang sa ito, nandito na ako ngayon, hindi ako nawawalan ng proyekto. So, masaya ako because alam mo yung pagkaka-embrace sa'yo ng industriyang minahal mo. Pinilitan niya ng acceptance din, di ba? And may chance, may opportunity to grow, may opportunity to use it to advance and to, you know, make money. So, naikumpara mo yung buhay mo sa US at dito nagtatrabaho ko bilang aktor. Back in the US, yung 8 to 5 mo na oras sa trabaho, ano yun? Sa hospital. Graveyard pa yun. So, I work 10 to 6, 10 p.m. to 6 a.m. on weekends. And then, weekdays, natrabaho ko as a security guard. Security guard? Yeah, double job. So, 7 to 3 yun, 10 to 6. Ang window ko to sleep, 4 to 9, 4 to 8. Yan. Hindi ganun sa States, di ba? Kasi naman, so, pag ginawa ko, nagpalaki-lala ako ng katawan, buhat ako ng buhat. Until such a time na I said, Ma'am, parang gusto ko mag-artista talaga eh. Sabi ko, give me this one last chance because bata pa lang ako, tinatry ko na talaga, nag-attempt na, nag-dats pa ako, di ba? Nag-iba pa ako. Tapos I never broke out. And then so, when I came back in 98, I was 21. Sabi ko, one last time, Ma'am. Pag nag-break out ako, at least, masabi ko na at least, sinundan ko yung gusto ko. And I can, or if not, at least I can say, I can look back on it 10, 20 years down the road and say na at least, I listened to what I really wanted. Hindi ko naman in-expect na tatagal akong ganito patagal sa industriya. Oo. So, bakit ka nakikipag-usap ng gano'n sa mami mo? Dahil ayaw niya. Yeah, of course. Na bumalik ka. Hindi pa mga magulo natin, parang sa States ka na. Doon ka na. Parang pinetition ka in everything. Gumastos sa malaki for your green card, greener pasture, di ba? Yung generation ng magulo natin. Pag States ka na, States ka na. So, parang it was a shock for her na, uwi ka, nandito ka na. Kikita ka ng malaki. Kung magkana makikita mo sa Pilipinas, kikita mo yun dito. And it, siguro for a year or two, hindi ako kinakausap ng sister ko because sabay kami petition, even my mom, syempre may tampo. Until I said 5 years. Pero within that 5 years, nadala ko sila sa Europe, tour dito because of TFC. So sabi ni mami, sige anak, mukhang masaya ka naman dyan, ituloy-tuloy mo na. So yun, hindi na ako bumalik. Kaya nung nagkaroon ka na dito, dahil pinagpatuloy mo yung pangarap mo. So, ano na pag-uusap niyo noon ng nanay mo? Sabi niya, anak, kung gusto mo mag-stay sa Pilipinas, sige. And after that, sabi ko, Ma'am, mag-retire ka na and then come home. So, long story short, umuwi rin sila dito after. Na magkasama kami sa bahay, I get to see her every chance I can pag walang trabaho. So, yun, but at least it's still an option because I still do a lot of work in the States, mga concerts. So, kung hindi mo siya sinubukan, hindi mo sinunod. Hindi ko pinakinggan yung sarili ko. Hindi ko na maalam what to expect. Hindi naman ibibigay ng Diyos yun. Eh. So, kailangan mo talaga tumalon. And tikit mata. 100%. Kumbaga, I committed to it. I quit my job. And sabi ko, trabaho to. Pinunta ko talaga trabaho. Pero syempre, para lumaki yung kita mo, kailangan sumikat ka. So, pinagbutihan ko talaga. Diba? So, ano yung feeling mo, ito na, sapat na yung pera ko? Ano yung unang mong binili? Naalala ko, unang kotse kong binili, nag-loan shark pa ako because hindi sakto yung pang-monthly ko.
Hindi sakto. So sabi ko, hindi ka na-approve ng bank? Naka-loan siya. Okay. Pero wala akong pambayad that same month because hindi sapat yung kinita ko. Kasi hindi naman regular yung work natin bilang artista, di ba? Back in the day, in the 90s, pag wala kang soap, eh dati ang soap matagal, di ba? 2 years, sila July, di ba? Matatagal. So, maghihintay ka talaga. So, yun talaga yung learning curve sa akin na sabi ko talaga, pagbubutihin ko pa, yun, hindi ako timigil sa pagtatrabaho hanggang sa unti-unti, nakapag-ipon ako, hindi na ako namutang. So, ano yung na-realize mo? Kaya ka ganyan ka sipag, kadisiplinado. Dahil sobrang hirap talaga para kumita ka lang sa ibang bansa. Yeah, and also, hindi ka namang bata forever. You're not in your prime forever. I remember asking Tita Charo back in the day, sabi ko, Tita, sa tingin niya, gano'ng katagal to? Yung pagsimikit ka, tapos bida ka. I remember her saying, nasa sa'yo yan. Mm-hmm. Nasa sa'yo yan kung gaano mo gagalingan, kung pagbubutihin mo, at mamahalin mo yung trabaho mo. So, na got stuck to me na sabi ko, o nga, no, kahit pala ibigay sa'yo, kung hindi naman kakarapat-dapat or kung hindi ka deserving na mapasa'yo yun, tatanggalin pa rin sa'yo. So, sabi ko, okay. Hindi ako tumigil to grow, nag-evolve, you know, bilang artista. Kaya, I guess it also has to do with yung passion mo sa ginagawa mo. Pag masaya ka na, parang ito, umabot ako sa punto na hindi na siya about pera. Oo, totoo. Ang sarap na lang kasi ito talaga yung gusto ko eh. I love to act. I love to do what I do. So, at least I have the chance to say yes to something without even having to consider how much I'm being paid because I love what I'm doing. Mm. And that alone, to be given that chance, that opportunity to, you know, do something like this, grateful ka na. You know? So, yung paghihirap mo, yung pagpapagod mo, hindi naman natatapos yun. Nasa yun, I wanted to retire before I turned 40. But now, malapit na ako mag-50, nandito pa rin ako. Sabi ko, go na to, Lord. Go na to. Ididiretso mo pa rin. Hanggat may asim. Hanggang may asim, hanggang kaya. Hanggang kaya mag-workout at hanggang kaya umarte. Tinanong kasi dito Dante Rivera, 77, dito Dance. Pwede ka na lang magpahinga kasi pwede ka na sabi niya. Pag nagpahinga ako, nung gagawin ko, you'll be idle. Sabi ko, may point, di ba? At least, you know, you find worth in what you're doing. Hindi nasa bahay ka lang. Kaya, after ng pandemic, lahat tinanggap ko. Lahat ng trabaho tinanggap ko. Kasi parang na-miss mo magtrabaho, na-miss mong productive ka. Kesa nasa bahay ka lang, nakatanga ka. So ngayon, one after the other naman. Pero syempre, may balance ka na. Hindi ka tulad ng dati. You're obliged to work because you're paid to work. Now you can choose. Di ba? Pwede ka na mamili ng proyekto. At saka yung sabi mo, di ba? At least, yung gusto mong gawin, pwede mo na gawin. At saka, baon mong kwento yan pagdating ng araw. Yes. Na uugod-ugod ka na doon sa mga bata, di ba? Na na-experience ko yan. And my siblings would always tell me, of course, your nieces, your nephews look up to you, so they wanna be like you, they wanna emulate you. But of course, iba-ibang tracking yan. Iba-iba naman yung past natin. But of course, you do it, you know, as an example. But at the same time, hindi mo ifa-fabricate yun for them. Kasi kanya-kanya naman yun ng tracking. Siyempre, dahil ikaw eh, masyado kang makapamilya ka. Mm-hmm. So, kahit may sarili-sarili ng pamilya yung mga kapatid mo, dumadating pa rin yung times na kailangan mo silang tulungan or... It's not more than tulong, it's sharing. Sharing. Oo, eh, kasi parang yun, kanya-kanya kami buhay. Pero siyempre, kaya lagi kami nag-travel together, so at least I can get to spend more time with them. Si mami ko especially, di ba? So, alam ka naman sarilinin mo lang yung blessings mo. Oo. Di ba? Pero it's not as if they need it. Pero siyempre, masarap na nakapag-share ka. Kasi nakikita mo na nakakaluwag-luwag ka rin at the same time, nakakatulong ka. But yung time eh, yun ang hindi mo mabibili. Uh-oh. Time with each other, uh-oh, yung presence ng isa't isa. At yung magkakasama kayo, yun lang sapat na eh. So, yung anak mo, si Inigo, nag-artista din. Normally, yung binibit-bit ng tatay ang anak sa parehong karera. Maganda yung nangyari kay Inigo because he broke out in the States. Diba? Nag-series siya. Uh-oh. So now he's doing a lot of auditions. And even when he was here, of course, yung pwede lang lahat ng endorsements ko, kasama ko siya. Lahat ng trabaho, kasama ko siya. But of course, meron siyang sariling career. Meron siyang sariling talent. And I could say na talagang proud ako sa kanya because he's multi-talented. Nakapag-compose ng kanta, nakakagawa ng music, and he acts as well. So, feeling ko mas yung exposure niya, mas malaki. So, mas malaki yung chance niya to be bigger, to greater things than me. Kasi yung exposure niya, since he was a kid, alam niya na, di ba? So, ngayon sa States, mas marami siya nagagawa. And even when he comes back, lalagi siya may trabaho. So, nagsakita niya sa akin, importante yung trabaho, importante yung dedication mo, yung commitment mo sa trabaho na hindi mo siya babaliwalain. Kasi syempre, it will love you back. It will embrace you back pag binigyan mo na importansya. So, ano lagi mong bilin kay Nick?
Dahil ikaw yun. Pagiging humble lang, tsaka ano, matuto sa pera. Kasi yung pera dumadaan lang. Pero pag marunong mag-handle, pwedeng lumaki. Kaya ganun din naman siya eh. Hindi siya maano sa pera eh. Hindi siya kurikot. So bigay din siya. Kaya maganda because alam niya kaya na niya pagtrabahuan. Parang he knows that, you know, he can work for the money and wake up knowing na he's comfortable, you know, he's stable. Kasi may talent naman siya at kaya niya pagtrabahuan. So hindi na siya naghihingi sa'yo or no, umuungot sa'yo? Matagal na. Yeah, after college siguro. Mula na nag-artista siya, parang ibigay ko sa kanya, laki-laki ng kinikita niya. Di ba? So sabi ko, kaya mo na yan. So ang prayer ko lang palagi is, you know, for him to have work para at least, you know, masustain niya yung lifestyle niya. And at the same time, lumaki rin yung, ano niya, yung savings niya. So he can invest kasi he's already 26. So hindi mo na siya pwedeng i-baby, hindi mo na siya pwedeng tutuin. Oo, so independent na talaga siya. So yung tinuturo ko lang sa kanya, sabi ko, nagka-consult sa akin, paano gagawin ko this and that. Sabi ko, that's the thing with adulting, dude. You have to make decisions for yourself. And kailangan mo panindigan, di ba? Hindi na pwedeng nandiyan ka palagi just because you can provide, pwedeng takbuhan. Oo naman, but at the same time, you also want them to grow, to stand on their own, be independent. At maayos ang co-parenting niya. Yeah. His mom is always with him. Oh. Kaya maganda naman. Lagi siyang may kasama. Pero may, ano kayo, yung communication niyo ng mami niyo. Yeah, it's open. Okay. And also because we belong to the same management, kay Erickson, sa Cornerstone. Mm-hmm. So, namamonitor ko rin siya kay Erickson. So, yung Spring Films, na isa rin sa mga negosyo mo. So, bukod sa pagpo-produce ng mga pelikula, pagtulong din sa mga kapwa mo artista para makasama sa movie. Ano pa yung ibang negosyo ni Real Papa estate. Real estate. Real estate. Oh, real estate talaga yung first and foremost diversion ko. Nag-iipon ako para makabili ng lupa. And then eventually, you flip it. And then bibili ka na mas malaki. Ganun lang, parang monopoly. And you use that to invest in other things. Now, Kath and I built a hotel sa El Nido. So, yung mga ganun, we have partners. Yeah. So, nakakatawa kasi parang ito, pinapangarap mo lang. Ngayon, nakikita mo na. So, all the more na magsisipag ka. Because there are a lot of opportunities that come your way na sayang to. Baka pwede natin gawin to. Pwede natin pag-investan. So, yung mga ganun, on the side. And then, I have businesses with my siblings as well. My sister and I, panganay, meron kaming real tech. Yung mga sa gate naman siya. Yung mga ano electric gate. Yung mga sa makikita mo sa parking. Sa structure yung mga ganun. Tumataas yung gate. Mm-hmm, yeah. And then I have a business with my two siblings, construction naman, is a resort, tapos mga construction ng bahay. My other sister, I have a daycare, meron kami assisted living. Narinig ko, may assisted living. Yeah, and then my other sister, home care. And then my other sister naman sa States, kuno na real estate. So lahat kami may kanya-kanyang business on the side. Oh. You know, so, nakakatuwa, di ba? Hindi mo nililimitahan yung sarili mo sa pag-artista lang. Yung assisted living, paano nabuo yun? Sa States pa lang. And then, tapos dito nga, family namin, merong ganong idea. And then, ayun, nag-form kami ng grupo. And then eventually, ayun, nagka-franchise na kami ngayon. Kasi hindi naman talaga siya uso sa atin. But now, a lot of people from the States or even other places are coming back home. Inuuwi nila yung mga elderly nila. So yun, you can stay in, pwede rin uwian. So, ang tanong na lang nila, Chance, how to be you po? Sipag, tiyaga, tsaka pagiging humble kasi lahat naman nililipas eh. Di ba, as we always say, the people you see going up are the same people you see going down. So, kailangan marunong ka mag-appreciate ng mga tao sa paligid mo at mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung set at huwag pumunta sa ulo kasi lahat naman nililipas din. Pero tinama tayo, di ba? We've been friends for 30 years. Yes. Pero syempre kasi mahal natin yung ginagawa natin, we always want to grow individually and as a community. Tulungan, di ba? At the same time, we look out for each other and yeah, at least yun na you pass it down to the next generation pero nagbigay ka ng magandang example for them. Since parang nag-enjoy ka na sa mga negosyo, itinayo mo tsaka dun sa iyong passion sa pag-arte lalo na medyo bumabalik ka na sa musical. So ano to? Wala ka ng panahon sa pag-ibig. Ano yun? Tsaka na? Wala eh. Hindi talaga. Ano ako eh. I'm the kind of person na hindi makali. So lumaki ko, sabi ng pastor sa akin. Sabi niya, mahirap yan pag nawili ka na mag-isa ka lang. Pag nawili ka na wala kang kasama. Baka masanay ka at hindi mo hanapin. I think that's what happened. You know, I've been single for so many years. And it's not something na, you know, sometimes of course there are nights na sana may katabi ka. Pero sabi ko, I'm not the type na
yung gusto ko may kasama, parang masanay ako na, nasanay na ako ganito. How ako yung oras mo? Wala nagmo-monitor sa'yo? Wala kang pinag-reportan, wala kang kailangan uwian. So, siguro, pagtanda ako ng kaunti, aabot ako dun. Pero sa ngayon talaga, I don't see it happening anytime. So, hindi ko siya in-entertain and I don't even see the point of being in a relationship because I'm busy. I'm booked till next year, so I don't have time for it. Even if I want it, wala naman ako time sa ko siya ilalagay. Ayun na lang yung downside ng pagiging busy, di ba? Wala akong oras for that. Tapos ito, nagteatro pa ako, hindi ako pwede gumimik, hindi ako pwede lumabas. What more, makipag-date. So I don't have time for anything anymore. So hindi na ba kayo masyasya kung tumandang binata? Sayang naman din. Sayang naman din, di ba? Darating naman tayo doon. At least lalaki tayo, hindi kailangan magmadali. You know, tumanda man ako, pwede pa rin ako magkaanak, pwede pa rin. So, it's just that for now, this is my priority. And I feel na ang dami ko pang pwedeng gawin, ang dami ko pang gustong gawin na sana magawa ko before I settle down. So, even if time is against me, I know darating at darating. And if it's for me, then if not, you know, there's my family, there's my son, and you have people around you. But hindi ko talaga siya iniisip. Tsaka ayoko muna. Not even a fling? Hindi. Sayang eh. Sayang naman yung investment. Huwag naman. Hindi naman. Well, sinubukan mo rin naman yun, di ba? Pero dumating ka sa point na huwag naman yung gamitan. Huwag naman yung just because kailangan or just because gusto mo. Kung hindi ka naman makapag-commit and you know na hindi mo kayang panindigan because you don't have time for it, huwag na lang. So, I brush it off or hindi ko na lang iniisip. So, ibig sabihin, nawiwili ka na sa pag-iisa? Matagal na. Matagal na ako nawili. Well, may more than 10 years. Talaga? Yeah. So, hindi siya talaga priority. Not necessarily nagkaroon ka ng trauma? Hindi naman siya trauma eh. It's just that inasawa ko yung trabaho ko eh. Kumbaga, nung maso ako sa ABS, sabi ko, I'm married to my job. That's my top priority. So, anything that comes after it, wala na ako oras. So, unfair din. Unfair din, diba? So sabi ko, huwag na lang din. Kasi alam ko naman na hindi ko rin naman kayang bigyan ng tamang pagkakataon na yun lang gagawin ko. Siguro, for now, I'm not cut out for it. And I don't see the point of having it, of being in a relationship because hindi ko rin naman siya hinahanap at hindi ko rin naman siya kayang, panindigan in such a sense na lagi kong bibigyan yung oras mo. Because like, pag tumanggap ako ng trabaho, nandun lang ako, naka-lock-in ka. Tapos yun lang, and then after that, may susunod din naman. So, nag-i-enjoy ako na, you know, palipat-lipat lang ako ng trabaho, one after the other, and then ipon ka, you grow your business. Ibig sabihin, mababawasan na yung oras naman niya sa trabaho. Yes, yes. Yun yan. Naturally, because you devote more time na sa pamilya, di ba? So, syempre, unfair naman kung priority mo pa rin trabaho, yung mukha kang pera. Di ba? Huwag naman. So, yun, siguro mukha ka pa rin akong pera, kaya trabaho mo. Baka naman. Oy, kahit sabihin mo mukha kang pera, ang dami ko rin naman nababalitaan ng mga tinutulungan mo. Eh, kasama naman yun. Eh. You know, alam mo sarili nyo mo. Siyempre, pag may mga ganyan talaga, kailangan i-share mo yung blessings mo para at least nabibless ka pa rin pabalit. Sarap yan. You always pray for that. Access to that. Ikaw yung ginagamit. Hindi naman as if nagkukulang sa'yo ang Diyos para hindi ka makapag-share. So, maganda yung hindi ka madamo. Oo. So, ano yung parang beauty secret o beauty regimen ni Papa P? Bakit na-maintain? Positive. Positive thinking, and you know, self-love, self-appreciation, and the usual things. Matulog ka na maaga, gumising ka na maaga, huwag kang mang-away, mahalin mo yung paligid mo, mahalin mo yung trabaho mo, maging magpagkumbaba ka, at matutuwa kang rumespeto sa tao, at you know, mind your own business. At least all these things, pag pinagdikit-dikit mo, magaan yung pakaramdam. And then, you know, you get to appreciate every day that you wake up to a new day to be a better person. Para naman mas mag-grow ka, you know? So, dumanda na rin tayo sa industriya natin. Ang pangat naman kung wala ka pinagkatandaan.